pag-isa. O, assignment mo sa ibang ibang bansa. Ang daw-dabi ay palaging nandiyan. Kahit mayroong konting problema sila, ay nasusog nila. Because they always maintain that unity in themselves as a daw-dabi. When I was assigned in Libya, Tripoli, Libya, we have the Taugamafi in Libya. And I think it was chaired by Nestor Cuenca in Libya and some other officers. Every time that we have an occasion or event or activities, they are always with us. And every time that they have their own, they're always we are always with them. So ito ang sahib sa inyo, every time na mayroon kayo, not necessarily like this event or activity, kung mayroon tayong pag-uusapan para ikabubuti, para sa pagkakaisa ninyo, o may, kung ano man ang may tutulong namin, baka kami, nandito kami, para tumulong sa inyo. Alam ko marami kayong mga programa sa inyong mga membro. Alam ko na may mga konting kakailanganin kayo para maitupad yun. So nandito kami para tumulong sa inyo. The best thing that we have to do actually is we have to sit down and discuss things about your organization, about your fraternity. I am also a frontman. Pero hindi ko sasabihin sa inyo kung anong frat ko. Anyway, ito ho ang pinaka-importante kasi palagi natin sinasabi sa mga frat natin, unity. Pero may mga iba sa atin talaga mong na liligaw ng tanda sa salitang unity. But of course, very successful naman ang mga fraternity, especially Tau Gamma Phi, sa depend sa nila, sa kanilang fraternity. And we have seen that, not only me, everybody, especially those fraternity, Tau Gamma Phi in the Philippines. Iba kasi yung sa Pilipinas, ang Tau Gamma Phi. While in Tau Gamma Phi, outside of the Philippines, ay nasa kwan tayo, nasa nag-i-exam tayo ng mga programa natin, mga activities natin, kung ano may tulong natin sa mga kababayan natin na nangailangan. So yun ho ang maganda. So doon sa pagtutulong na yun, siguro malaki ang may tulong namin sa inyo. Not only a support, you know, from your government, but also physically, we can be with you. We can be with you. Kasi hindi natin dapat isipin na Tau Gamma Phi o kaya ako o ano ang fraternity na ito. We have to unite. We have to have a unity. Para lang makampanan natin ang kung ano man ang ating gusto para may tulong natin sa ating mga kababayan dito sa Vietnam o Latinx. Marami tayo dito. Sa panahon ngayon, according to the statistic ng government ng Saudi, we have more than 800,000 Filipinos kingdom-wide. Pero sa tingin namin, mas mahigit pa tayo sa 800 kasi baka yung iba hindi nila na-register yun. Kasi siyempre, yung mga kababayan natin dito na may pamilya na, may mga anak na hindi na yan registered sa immigration. So mas marami, more than that, 800,000, the exact number ng Filipino sa Saudi Arabia. Saudi Arabia today is no longer like before. Alam ko dito sa inyo, may mga sa atin dito na matatagal na, no? Dito sa Saudi. Pero as I look at you today, mga young kids, mga bata, so ibig sabihin, karamihan ay hindi lang. Karamihan. So, ibig sabihin nun, bago lang kayo sa Saudi Arabia. But, you know, the elders, yung mga matatagal na dito sa Saudi Arabia, ay pwede magbigay sa atin ng mga advices. Kung ano ang dapat gawin, kung ano ang dapat hindi, na sangayon sa batas ng Saudi Arabia.
kami sa Philippine Embassy ay hindi namin din pwede pairalin ang batas natin sa Pilipinas. We have to respect the law of the land, the law of. So kailangan irespeto natin sila, irespeto natin ang mga batas nila. Nung sinabi ko na Saudi Arabia is no longer like before, ay alam niyo, ang first assignment ko, I was in Jeddah, in the 80s. I was here during the Gulf War. Nasa Jeddah ako po muna for more than 6 years. Second chapter ko po dito sa Saudi Arabia. No? When I was transferred to Saudi Arabia from Oman, I was in Oman. I stayed in Oman for almost 3 years. And we have also the Gamma in Oman, in Moscow. So every time nagkaroon kami ng meeting with the people, nandun palagi ang Tau Gamma. In fact, the Tau Gamma in Oman, in Moscow, was the first organization, Filipino organization, who visited me when I assumed my position as labor attaché in Moscow, Oman. Sila ho ang unang pumunta sa akin sa opisina, yung Tau Gamma. So, pero sinundan ho yun ng ako. After yung tumutok, yung sinundan sa akin ng ako. Ano nga, so, ang ibig sabihin dito, since the kingdom of the fraternity is unity, hindi ibig sabihin that we look at the history between fraternity in the Philippines, what happened, and kung ano ang nangyayari. Nandito tayo sa ibang bansa para magtulungan. This is a good that team that yung unity ay talagang hindi lang para sa Tau Gamma. We have to extend this to other organizations, Filipino organizations. Siyempre, yung mga ibang fraternity dito. We have many fraternities dito sa Saudi Arabia. We have, in fact, meron pa, sir. Meron po, sir. Okay. In fact, tisigay na ninyo yung House of Guardians. Yung Guardian, pwede na rin natin sabihin na isang fraternity. Kasi marami rin dito. So they are united as a one house, guardians of different sectors. So sa akin naman, kung pwede nating i-adapt yung sinasabi nating unity with all the fraternities dito sa Saudi Arabia, especially dito sa Riyadh, then mas maganda siguro ito. Magiging malaking boses tayo, magkakaroon tayo ng magandang programa para tumulong sa ating mga Filipino workers na nangangailangan ng tulong nato. So, you know, ang pinamaganda dyan. So, hindi lang yun. Nung nasa, ako kasi umikot na ako ng after my agenda, I was assigned in Brunei Darussalam. Mayroon din Tau Gamma sa Brunei Darussalam sa Bandar. So, from Bandar, I went to Libya. Nag-meeting kami at saka mga Tau Gamma sa Libya. And then, from there, pumunta ako sa Roma. Na-meet ko rin ang mga Tau Gamma. And now, today, I am with you. This is my first time to meet the group of Tau Gamma in the Kingdom of Saudi Arabia. Pero gusto ko dito, gusto ko, sana, habang nandito pa kami, Kuya Ray, habang yung assignment namin nandito pa kami, gusto ko magkakaroon tayo ng collaboration para makatulong tayo sa ating mga kababayan. We need your help. Kasi kami sa embassy, alam lang namin yan. Kung sino makumunta sa amin, kung sino magsabi sa amin, kung ano ang problema ng ating mga kababayan. Pero kayo nasa labas kayo, nandito kayo sa labas, alam na alam ninyo kung sino ang mga kababayan natin na may problema. So, we need to talk, we need to be partner sa mga ganitong bagay para makatulong tayo. Sabay-sabay natin,
kung sa inyo, ibigay niyo sa amin ang kailangan, and then we will take action on that. So mas maganda kung magtutulong-tulungan tayo. Instead of magpatikusan tayo, hindi mo maganda yun magtulungan lang tayo. Let's see kung sakasakali na from our end na hindi kami nakatulong, even if pinuwan nyo sa amin ang mga problema ng ating kababayan, then you have to try, then you have the right to tell us, hey, ito, natutunan namin sa inyo, pero hindi kayo kumikilos. That is your right. We need a partner and from the Filipino community that would, advise us what to do and para makatulong sa ating mga kababayan. Like, for example, the Tabang at Malasakit, they keep on informing us. They keep on informing us kung ano ang mga problema ng ating kababayan na alam nila. So, we have to act. O kahit maliit lang maliit lang ang grupo ng officers and staff ng Philippine Embassy kasama ang Philippine Office's Labor Office. Pero we will really try our best. Talagang gagawin namin lahat ng paraan para makatulong kami. In fact, ako ngayon, kung baga sa ano, ay aking yung karamat ko. My base is in Kuwait, pero under ko pa rin ang Kuwait. So I have to travel to Kuwait every month, twice a month. So, pupunta ako doon sa Kuwait at ang problema sa Kuwait, parang pareho rin at saka dito sa atin sa Saudi Arabia. Mas, there are some cases na mas malalakas sa Kuwait. So, pero sa number of Filipino workers, we have only more than 236 Filipinos sa Kuwait. Mas marami ang dito sa Riyadla, we are more than 400 Filipinos sa Riyadla. So, Kuwait is a small country, pero maraming problema ng ating mga kababayan doon. So, hopefully things will be okay at yun lang ang hihingin ko sa inyo. Let's collaborate kung ano man ang kailangan ninyo, kailangan namin sa inyo. Let's cooperate, let's unite para makatulong tayo sa ating mga kababayan at makatulong din kami sa inyong grupo kung ano man ang kailangan ninyo sa amin. Maraming salamat po. So, mga guests natin, what I'm going to tell you is the brief history of the fraternity. Lahat naman tayo, alam ko saan tayo nanggaling, kung sino ang maamahan natin. So, just sit back, siguro mga dalawa ko sa kalahatin. I think my dear everything. Okay. Nire-reserve daw talaga itong party ko sa pinakamatandang membro. Ewan ko, magkino man. Nagpamuli nga ako sa kapahapon, pero halata pa rin daw. Anyway, before 1968, anim na visionary students mula sa University of the Philippines nagpulong-pulong upang magkatag ng isang grupo, isang organisasyon, isang kapatiran na naglalayong baguhin ang kasalukuyang kultura ng kapatiran sa Pilipinas, especially sa University of the Philippines. Ano ito? Ang kultura ng elitism, ang kultura ng karahasan. Before, bago ka makapasok sa isang kapatiran, kailangan may kontak ka sa gobyerno or anything. May kapit ka. Pangalawa, kailangan matibay ang dibdib mo dahil oras na makapasok ka sa isang kapatiran ang kasunod nun, tulog, rambol. Okay? Yun ang pinalak nilang baguhin. So for almost a year, nag-isip sila, gumawa ng doktrina, pinag-aralan ang bawat kilos, ang bawat magiging prinsipyo ng kapatiran. So much so that in 1968, on October 4, inilabas nila, or before October 4, 1968, inilabas nila ang unang idea ng kapatiran, which they called
the order of the UP Triskelion. Walang dating, kumbaga, nilangaw sila. So nag-isipuli sila, then on October 4, 1968, inilabas nila. They went the traditional fraternity way, the Greek letter society. So, pinanganak ang Tau Gamma Pi, or also known as the Triskelion's Grand Fraternity. Dito na nag-click. Marami na nakinig, marami na nagka-interest. Okay, para ma-ano natin, hindi ko nung masyadong i-ano, kasi 51 years na tayo. Abutin tayo ng matagal talaga kung isa-isa-isa yung taon, no? I'll divide it into five decades. The first decade, 1968 until 1978, ito yung pwede natin tawagin the decade of rapid expansion. Pagkatapos itatag ang kapaliran, pagkatapos may maniwala sa UP, sa doktrina at prinsipyo ng kapaliran, ito ay tupawin ng aming bahay. Binuksan ito, nangirahan ito sa kauna-unahan ng ating chapter, ang BMI chapter, just a few months after its founding. Remind you, brothers, sino taga-BMI nyo? Okay. Ang Bravo chapter, ang BMI chapter, ang isa sa pinaka-importanting chapter ng ating kapatiran. Bakit? During the time na itinatag ang Bravo chapter at wala pang ibang chapter ng naghahanap pa ng panibagong bahay ang kapatiran, sila ang suporta ng UP. Iilag-ilag lang ang brand sa UP. Magulong na ang pangalan ng kapatiran, binabangga na ito, binubuwag na ito. Sila ang Bravo chapter ang laging nakaalalay sa UP. Then, from them, galing din sa mga taga-Bravo, kumalat ang kapatiran in a span of less than 10 years from one solitary chapter, umabot tayo sa 24 recognized chapters in Metro Manila alone. Okay? That's why I consider that decade as the decade of rapid expansion. Mula sa 6, naging 4, naging ilang daan libo sa Maynila lamang, Metro Manila lamang. And may I remind you all, in between 1968 and 1978, nandito po ang martial law years. The martial law years, lahat ng organisasyon sa buong Pilipinas ay pinasok ng militar. Hindi ka pwede mag-usap sa grupo kayo, papasokin kayo ng militar. Dahil praning sila sa mga nagsasakta laban sa gobyerno. But still, the fraternity flourished. Dumami pa rin tayo. The second decade, 1978 until 1988. We consider this as the decade of survival. Bakit ka mo? Late 1970s, when our most bitter rival declared an all-out war against our fraternity, ang utos nun, murahan. Walang ikitirang tao gamapi sa balang all-out war. So, narinig niyo? Yes, sir. 1978 until 1988, ito yung panahon na maraming buhay ng brats ang nasira. Maraming nawala, maraming nakikout sa eskwela dahil sa rumble. Kaliwat kanan ng rumble. We have 24 chapters. Anywhere in Manila, puso mo yung bahay yan. Ang harap ng bahay ko, hindi
maging friends na natanggal na ikaw sa eskwela, kumito sa pag-aaral dahil sa kapwa, maraming friends na nakulong dahil sa kapwa, at hindi rin sa maraming friends ang sumama kay Juan Nando Ibarra para magkain ng chapter doon. That was during the second decade of our existence. So much so that during those times, naubos ang pwersa ng kapatiran. Halos sa lahat ng chapter, mangilang-ilang na lang makikita mong grads. Going forward, the third decade of our existence, 1978 to 1998. Ito na po yung tinatawag kong decade of resurgence. Sa dekadang ito, mga kapatid, nanumbalik muli ang sigla ng nanumbalik ang sigla sa kapatiran. Pakapag-group na tayo. Both ways ang naging epekto ng class war sa atin. Both ways ang epekto ng war of attrition. Nalagas tayo, nalagas ang kalaban. So, after that decade, nakapagsimula uli tayo. Nakapag-recruit tayo, so that during those times, kinonquer na natin not just Metro Manila, but the entire Philippine setting. Sa mga probinsya na tayo dumami, hindi lang sa Maynila. Patuloy ang paglago, patuloy ang pagtitiwala, paniniwala at pagyakap ng mga pag-aaral, ng mga membro sa ating doktrina, sa ating kapatiran. That was until the decade, the third decade of our existence. Sa fourth decade ng ating existence, 1998 to 2008, tinatawag ko itong decade of Triskelion globalization. Ito na po yung panahon na marami nang tapos sa pag-aaral, marami ng brand na professional, nasa workforce na, who decided to go the overseas route. Nagpunta ng Saudi Arabia, nagpunta ng Dubai, nagpunta ng Middle East, nagpunta ng Canada, US, Australia, New Zealand, Italy. May kasabihan po tayo, saan naman ilapag ang isang membro ng kapatirang Taudama B. Mag-uugat yan at dadami. Which is ganun po ang nangyari. Nandito tayo ngayon. Ilan tayo, ilan pa ang hindi nakarating sa atin. Sa ibang mga bansa, sa ibang regions ng Saudi Arabia, may mga council tayo. Anyway, we are now not just a Filipino fraternity, we are now a global fraternity. Okay? And on the fifth decade, 2008 until 2018, this is the road to 50. Kinatawag na lang the road to the golden year. Okay? Ito na yung panahon or the decade of supremacy. Na-achieve na natin, nalagpasan na natin yung pinakamatinding pagsubok sa existence ng kapatiran natin. Nalagpasan na natin yung war of attrition, nalagpasan na natin, nakabawi na tayo, we went global. Now is the realization of our dream, supremacy. Kaya nasasabi natin that we are a supreme fraternity, not just because of our numbers, but because wherever you go, saan man kayo magpunta, makakakita kayo ng mga miyembro ng Taudama P sa iba't ibang level ng lipunan. Sa ating bansa, may mga politiko tayo, may mga successful tayong businessman. Sa ibang bansa, meron din tayo community leaders na galing o miyembro ng ating kapatiran.
ang mga council natin nagsisilbi sa komunidad. We are not supreme. We are not supreme because we are able to stave off the threat of annihilation from our bitter enemy, bitter rival. Hindi tayo supremo kasi takot silang banggain tayo. Hindi tayo supremo kasi napakarami tayo. Supremo tayo kasi tayo ay nagbibigay at hindi lang tayo tumatanggap. Hindi tayo mayabang. We are a humble fraternity, but still, we are a proud fraternity. Now, we are on the 51st year. Nagsisimula na tayo sa pangalawang hakbang towards complete supremacy. Okay? Sinimula na natin ang unang baitang. Most of us, some of us, will probably be here on the 75th. I don't know kung nandun pa ako. Most of us will not be here on the centennial. But still, the fraternity will be celebrating its anniversary on those times. Kahit wala na tayo. So now, on our 51st anniversary, let's celebrate and let's look forward to a better future, to a better Tao Gamapi. Maraming salamat po. We are the charity and exceptional support the celebrations of 51st founding anniversary of Tao Gamapi in the Triskelion Fraternity with being to sa ganap na pagbabang. Given the 4th day of October 2019 at the Seoul Aldabang Hotel by Royal Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Officers.